Hello guys, kumusta? So ngayong araw, magpipintura ulit tayo. Pipinturahan ko na yung gas tank, pati yung mga iba pang plastic parts ni DT125. Ito yung original na gas tank nakasama ng DT na to. Ang problema dito, marami na siyang repair. Ayan. Medyo marami ng pinagdaanan itong gas tank na to. So ang gusto ni boss ay humanap tayo ng ibang gas tank at nakabili na rin naman ako. Ito naman yung nabili kong bagong gas tank. Ayan. Ayan, original paint. Wala pa siyang repair. Medyo may mga kalawang lang. Meron din siyang UP dito. Original yung cap. Wala namang kalawang yung loob. Ayan, itong thread. Medyo makalawang. Lilinisan ko na lang. Umpisa na natin. Magtanggal na muna tayo ng paint. Okay, balik na naman tayo sa pag-strip ng paint. Gagamitan ulit natin siya ng strip salt. Okay, so ngayon naman guys, tatanggalin na natin yung kalawang ng gas tank. Okay, malinis na siya. Natanggal ko na yung mga kalawang. Ayan, yung mga malalalim na kalawang. Ang problema lang, may lumitaw na butas. Ayan, may maliit na butas. Ayan, no? Ay. Tapos dito, ayan, medyo hukay na, pero hindi pa natuluyan. Baka ipa-repair ko na rin to. Baka hindi na rin to pumagal. Bali, ang gagawin ko dito, ilulubog ko siya. Tapos, ipapa-repair natin. Kasi wala akong panghinang. Gagamitan ko lang siya ng puncher. Ilulubog natin yung paligid niya. Para kapag hininang, pwede natin siyang pantayin. Ito naman yung isa. Ayan, lumitaw na rin yung ibang manipis na part. So ayan guys, yan yung mga may butas natin. So ang gagawin ngayon, ipapahinang natin. Okay guys, ayan na, na ipa-repair na natin. Pati itong sa kabila, ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay i-reshape natin siya. So, para hindi masyadong halata kapag pinaint. Okay, so ayan, natapos ko na siya. Ayan yung mga repair. Ito yung kabila. Ayan. Ayan, halos malinis na rin siya. So ngayon ay papahiran ko siya ng rust converter. Okay guys, ayan, napahiran ko na ng buo. Hintayin lang natin matuyo yung rust converter. Ngayon naman, ipiprep ko tong front fender kasi meron siyang basag. So, i-repair ko na lang to. I-weld natin. Ni-repair na to dati. Ayan. Nilagyan ng rivet. So, tinanggal ko ulit yung rivet. Okay guys, eto na yung mga ni-repair natin na yan. Matibay na yan. Hanggang sa likod.
Okay guys, ang una nating ibubuga yung plastic primer na malinaw. Easy Coat yung brand na to. Ayan, para mas makapit. Ngayon guys, pwede na tayo maghalo ng primer natin. Epoxy primer din, Easy Coat. Okay mga boss, mag-spray na tayo ng gas tank itong loob muna. Okay, tuyo na tong gas tank natin. And ngayon pwede na tayong magmasilya kasi may mga part na may konting yupi. Ayan, niliha ko na rin yung mga part na yan para mas makapit yung masilya. Ito na yung mga minasilya natin. Ngayon, ipaprimer ko na siya. Tapos, kung meron pa rin mga imperfection, masilya na lang ulit. Pero, papatungan ko na siya ng surfacer para dun sa surfacer na rin tayo maglagay ng masilya. So ayan mga boss, halos konti na lang yung imperfection dito sa mga minasilya natin. Ayan. So, konting masilya na lang at mabubura na rin yan. Tapos, papatuyin ko lang siya para mailihan natin. So, after ng mga yon, pwede na tayo mag-base coat. Pati yung mga ibang parts, ililihi ko na rin yun. Okay, ayan guys, natapos ko na siyang i-masilya. At nailihi ko na rin siya. So, ready na siya for base coat. At magtimpla na tayo ng color black natin. So halos pare-pareho lang yung mixing niyan. 3:1 yung paint at hardener, tapos 1:1 yung paint hardener to thinner. Tapos yung hardener natin. Siyempre, yung thinner. Ihalo lang natin yan ng mabuti. So ayan, ready na tayong magbuga. Okay guys, papatuyin lang natin ng mga ilang oras. Tapos, i-clear coat ko siya ng isa or dalawang beses. Tapos, papatuyin natin para bukas, mailagay ko na yung decals.
Okay guys, so ngayon pwede na tayong maghalo ng clear coat natin. Same clear coat pa rin. Tapos guys, itong hardener. Halo lang natin ng mabuti. Okay guys, tapos na tayo mag-clear coat ng konti. Ayan, papatuyin ko to hanggang bukas. Tapos, ililihan natin. At pwede na nating install yung decals natin. Pati yung mga CASA markers. Ito naman yung ibang mga pyesa natin. Yung front fender, ayan. Itong front fender, wala naman decals to eh. Kaya, kinapalan ko na yun, no? Parang salamin, ano. Ito, ang ganda, oh. Napakaganda ng rear fender natin. Ito, meron akong ilalagay na CASA marker dyan. Mga side cover. Ayan. Pati yung headlight cowling natin. So, ayan mga idol. Kita-kits ulit bukas. Okay. So, ayan. Tuyo na siya. Pwede na natin siyang iliha. Okay mga boss, so ngayon pwede na natin ilagay yung decals natin. So ito yung mga decals natin. Ayan. Laminated na to. Mahirap na kasi maghanap ng mga Easy Racing brand. Mas magandang brand kasi yon. Kaso, pahirapan na yung stock nun. Gagamitan ko siya ng tubig ulit. Okay mga boss, ready na tayong mag-final clear coat. Ayan, okay na lahat ng decals natin. So, start na tayo. Okay mga boss, ayan, natapos na natin.
napakakinis naman. Ayan, napakaganda naman ng resulta. Ayan, mga buso, napakakinis. Ayan, pero yung mga dumi-dumi na yan, di naman maiiwasan yan. Pero matatanggal din yan kapag tuyo na, ano. Ito yung iba pang mga parts. Ayan, o. No, parang salamin. No, pag talaga pinagtiyagaan mo at hindi minamadali. Ayan. Maganda yung magiging resulta. Ayan. Yung front fender at yung front cowling. Ayan guys. No, napakakinis naman. So, ayan mga boss. At okay naman itong mga pinagpipintura natin. Ayan, makikinis naman. Pwede na. Parang ito na yung pinakamaganda kong pinintura. So, ayan, hanggang dito na lang tong video na to. Ride safe sa inyong lahat.